Mababa po yung auto saturation ni nanay dahil po dun sa nalanghap niya po na uso kanina. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin po siyang malay. Kailangan pong ma-stabilize yung oxygen saturation niya. Tapos ma-rule out po yung any smoke inhalation injury para po magising na po si nanay. Kaya din po in-admit po si nanay para makagawa po ng further test. Mabuti na lang pala na iligtas mo kaagad si Lynette, no, Obeng? Kasi kung hindi, baka kung ano pang nangyari kay Lynette. Eh, mabuti na lang napatay kaagad ng mga bombero ang sunog. Dahil maraming pasyente din sila na iligtas. Pero Doc RJ, Ma'am Giselle, malaki din sigurado gagastusin doon sa damage sa office. Opisina lang yun, Chang Susan. Pwede may balik sa dati. Pero yung buhay ni Lynette, kung nawala siya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi ko siya naligtas. Obeng is right, Aling Susan. Opisina lang yun, madaling ayusin yun. Alam niyo ba kung anong hindi maaayos? Yung ugali ni Zoe, sana yun na lang ang nasunog. Bakit, ate? Ano namang ginawa niya? Well, you should have seen kung anong ginawa niya kay Annalyn kanina. Sa gitna ng kaguluhan, di ba? Nagpumilit pang magmaldita. And you should have heard kung anong mga sinabi niya tungkol kay Lynette. Gusto niyang mamatay si Lynette. Di ba? Sinabi niya yun, anak? Ate, mas mabuti na po siguro na huwag na lang po natin pag-usapan. Ang importante naman po, iligtas po si nanay. Tay, maraming salamat po ah. Nilagay mo pa po yung buhay mo sa panganib para iligtas po si nanay. Hindi ko po kasi talaga kakayanin kung may mawawala po sa inyo eh. Lahat gagawin ko para sa inyong dalawa ng nanay mo, anak. Dok, may tanong ko lang mo. Nalaman na ba kung saan nagsimula yung sunog? Hindi pa, Diyosa. Iniimbestigahan pa nila. Well, according sa investigation, nagmula ang sunog sa extension line. Sumabog o baka nag-spark, tapos kumapit yun sa kortina, kaya siguro napablis ang kalat ng sunog. Yun na nga yung pinagtataka ko. Kasi siyempre, bago maging sunog, may usok muna. Hindi ba nakita ni Lynette yun? Hindi ba siya nakatakbo? I mean, knowing Lynette, bakit hindi siya nakatakas? Bakit siya na-trap doon? Ma'am Giselle? Yes. Doc Ray? Yeah. May kailangan po kayo makita. You could have picked the right time to lash out on Annalie. May sunog? Nagkikipagsabunutan ka? Ano ba ang pake mo? Umamin ka nga sa akin. May kinalaman ka ba sa sunog kanina? Anong pinagsasasabi mo? Bakit ka naman gagawin yun? Okay, iibahin ko yung tanong ko. May kinalaman ka ba sa pagkakastak ni Lynette sa conference room? Come on, Zoe. I noticed something different with you. Parang ibang reaksyon mo kanina. Lalong-lalo na nung nakita mong iniligtas ni RJ si Lynette. May tinatago ka ba? Umamin ka na nga sa akin. Not unless ayaw mo nang kakampi. Wala akong kinalaman kung bakit siya na-stuck dun sa conference room. Pero, alam kong nandun siya sa loob. Hindi ko lang siya tinulungan. Sa tingin mo, matutuwa sila kung malaman nila yan? Lalong-lalo na si RJ? Eh, gumaganti lang naman ako eh. Masama ba yun? Masama kung mahuli ka. Sasermonan mo lang ba ako? No. Well, actually, I really don't blame you.
I would do the same if I were in your place. Gaganti din ako. Pero, ang pagkakaiba nating dalawa, iniisip ko ang lahat ng galaw ko. Hindi ako padalos-dalos. Pinaplano kong mabuti ang paghihiganti ko. Wala na akong pakialam. Pagod na ako. Pagod na akong magtiis at makisama sa kanila. And besides, masama na rin naman yung tingin nila sa akin eh. So why not go all out? I'm doing this for all the people that I lost. Dahil dyan sa pakialamayang Annalyn na yan. I'm gonna do whatever I want. Wala na si Mommy. Wala na rin si Docs. Walang ibang pwedeng magdikta sa akin kung anong dapat kong gawin. Kahit ikaw pa. Yan talaga ang feeling mo. Tapos na tayo. Nag-uumpisa pa lang tayo, Zoe. Anong nag-uumpisa? Ini-establish pa natin ang istorya. Wala pa tayo sa climax. Be patient and wait. Dahil paparating pa lang siya. Sino? Your motherly savior. Chinag ko po yung CCTV footage nung may hiningi po ng kopya for investigation. Si Zoe. Ba't hindi niya sinabi nandun siya kanina? Na nga eh. Tignan mo, galing dun si Zoe. So alam niyang nandun sa loob si Lineth. Hindi niya tinulungan? Iniwanan niya dun si Lineth? Change.